Stop in the name of love before you break my heart. Stop wasting your money. Sayang ang perang pinagpaguran mo. Sa video na ito, I would like to reveal to you the top 8 money wasters. Tune in, don't tune out. Videos that will make you wealthy and debt free. Hi there, this is Ching Kitan, also known as Mr. Ching Positive. Maraming salamat sa pag-subscribe sa channel na ito. If you're visiting us for the very first time, we release our video every day 12 noon. If you're interested to be wealthy and debt-free, this is the channel for you. Don't forget to subscribe. Don't forget also to click like and also hit the bell button. First of all, we just like to thank our good friends. This video is brought to you by Sun Life Philippines, 125 years of being the Filipinos' lifetime partner to a brighter future. Visit sunlife.com.ph to know more about their insurance and investment products, and follow at Sun Life PH on Facebook, Twitter, and Instagram. My friends, ikaw ba ay nag-aaksaya ng iyong pera? Grabe, sayang naman ang iyong pera na hindi natin napapansin. Saan lang napupunta? Kaya nga, papakita ko na po sa inyo itong top 8 money waster. Money waster number 1. Saan ba napupunta ang ating pera? Food. Food. Pagkain. Ang lakas po talaga natin kumain, lalo kung napapasama ka sa mga kaibigan mong matatakaw. Kaya nga, layuan nyo po ang mga taong matatakaw. Yung invite parating invite, friend, di ka kain tayo. Alam mo, highly recommend to you, number one, buy only what you need, eat only what you can need, and at the same time, cook only what you need. How many times na nagluluto po tayo at may nasasayang? Sasabihin ko po sa inyo itong katotohanan, anything that you put inside in the ref, it will surely turn into waste. Sasayang, tatapon mo na. Sino po sa atin ang gustong kumain ng tira? Diba? Mas maganda pag niluluto po natin sa bahay, yung fresh. Diba? Pag tira na, ayaw mo nang kainin, kaya nga nasasayang. Lutuin lang po natin kung ano pong kailangan natin. Alam mo, how much money are we wasting? Ito lang, compute lang po tayo. Kung 50 pesos lang, kahit na per day, not per meal. Per day na lang po, times 30 days, ang natatapon po natin, that's 1,500 pesos. Times 12 months, equivalent to 18,000 pesos a year ang natapon po natin sa pagkain lang. Number 2, money waster, eating out. Again, I'm not against people eating out. It's okay for you to eat out, but you should plan it. Kasi, alam mo, sa totoo lang, we can easily justify it. Diba? I deserve a break! Pinaghirapan ko to. Pero magmadalas, kakain ka ng kain sa labas, or if not naman, di tayo nakakalabas. Panay ang iyong food, panay ang iyong grab, diba? Ano pong mangyayari niyan? Eh, syempre naman. Pwede naman kumain sa bahay, ba't pa kailangan umorder? Diba? How much money are we wasting or wasted? 1,000 pesos kada order, kahit ang per week na lang po, times 4, that's equivalent to 4,000 pesos per month. Diba? Equivalent to 12 months, that's equivalent to 48,000 pesos a year. Wow, kung 1,000 lang po yan. Eh, paano kung 2,000? Di-double pa. Third money wasters, groceries. Baka masyak po kayo. Ito lang, hindi nyo ba napapansin na minsan sa dami nating binibili, parang tayo ng bodega ng mga groceries po. And then, how many times na marami tayong mga produkto na binibili from Delata, or if not naman, gulay, or if not naman, yung mga karne na matagal na nag-e-expire na po. Nabubulok na lang sa ref, or if not nag-e-expire expire na po yung delata at mga kape, or let's say anything that we buy na hindi natin nagagamit. I highly recommend, para makatipid po tayo, buy only what you can consume in 1 week. Ako parati kong ginagawa, sinasabi ko nga sa misis ko, sabi ko, ubusin muna natin lahat. Hintayin natin talaga na maubos yung nasa ref, di ba? Bago tayo bumili. Always apply the first in, first out rule. Di ba? When you say first in, yung pinakaunang pumasok, dapat yan unang ilalabas. Diba? Para yung mga luma, yan yung nasa likod. How much money is wasted? So, let's say 100 pesos na lang po per trip. Times 4 times tayo mamili, that's 400 pesos. Times 12 months, that's again 4,800 pesos a year. Number 4 money waster, postpaid phone plans. Ito lang mga friendship, paalala lang po. Unless you are really a heavy user of data, or let's say calls, huwag muna tayo mag-postpaid. Sa totoo lang, pwede ka naman mag-prepaid. Kasi sa totoo lang, kung bakit marami po nagpo-postpaid po, kasi natitrick nga na gusto talaga magkaroon ng mas magandang phone. Diba, you pay 3,000 plus a month, maganda nga ang phone mo, but you are tied up for 3 years yung program mo. So you end up paying so much, pero ang consumption mo lang talaga is less than
the 3,000 pesos mark. So we are paying actually more than what we can afford in an extended period of time. At ito pa ang danger niyan. 'Di ba tatlong taong ka magbabayad, baka on the second year kailangan mo na mag-upgrade ng phone. Imagine mo, may utang ka pa, nagbabayad ka, kukuha ulit ng panibagong phone. So never ending cycle siya. How much money is wasted? At 1,000 pesos per month, 'di ba? Times 12 months, that's 12,000 pesos extra that we are paying per year. Fifth money waster, unused subscriptions and memberships. Oh, meron ka pa bang nasalihan na membership or subscription na hindi ka na active? Yours truly also. Meron akong Blinklist, meron akong Mentor Box, 'di ba? Ito, monthly ako nagbabayad pero siguro nabubuksan ko lang siya 2 times a year or 3 times the most. That's the reason why magpapa-cancel subscription na ako. O may mga iba sa inyo, nakasali kayo sa gym membership, 'di ba? Pang-exercise. Pero sa totoo lang, when was the last time na bumisita ka? Yung utak mo ang nakaano, ika nga nag-exercise pero yung katawan hindi po, yung katawang lupa, hindi. So how much money is wasted? At 500 pesos per month ang monthly mo. Sample lang yan. Mababa na yan. Times 12 months. What we're losing is 6,000 pesos per year. Okay, bago tayo pumunta ng number 6, syempre naman po, huwag natin kalimutan ang shoutout portion kay Ariel Del Rosario. At ito rin, syempre, si Virginia Lynn Longhas. Oh, ang haba naman ng pangalan mo. Long talaga. At si Ian Acevedo, maraming salamat po sa pagpapanood. Let's go to money waster number 6. Ay, nako, I'm sure relate na relate kayo dito. Coffee, milk tea, and other beverages. Nako! Alam na this, di ba, my friends? How much money is wasted? 150 pesos per cup times 4 times na lang amat, ha? Conservative na yan, 4 times na, once a week na lang yan. 600 pesos per month times 12 months, 7,200 pesos per year. Alam mo, ang pwedeng solusyon, mag-ano ka na lang, make your own coffee, all dalgona. Oo, mag-dalgona ka na lang. Number 7 money waster po, itatawag natin, online shopping. 9-9, 10-10, 11-11, alam niyo na yan, grabe. Oo, especially ngayon, ang dami nating ano, nabibili ngayon, ngayong pandemic. Diba, nag-shopping po tayo for kitchen utilities, kitchen tools, diba, appliances. Makeup, nako, ang benta pa rin hanggang ngayon kahit di lumalabas. Without us knowing, magkano po nawawala po sa atin. Sample lang yan, 2,000 pesos per month times 12, that's 24,000 pesos a year. And last but not the least, money waster is what we call as unplanned trips or vacation. Whether it's local or international, how much money is wasted? Kung sa buong pamilya, minimum niya 50,000 and above. So kung ito sumo total po natin itong sa 8 pa lang, ha? 8 pa lang, we're talking about 150,000 pesos ang potentially nawawala. Pag ikaw naging conscious and then you stop spending on this, you will be able to save 150,000 pesos or earn 150,000 pesos extra per year na hindi ka nagsa-sideline o hindi ka nagbi-business. Ano pong pwede natin paggamitan sa 150,000? Number 1 po, save up for your emergency fund. Number 2 po, pay off your debt. Nga, may pambayad ka na po ng utang. Number 3, investment. Number 4, buy life insurance. Yan pong kailangan po natin gawin in order for us to maximize the money that we have saved. So guys, let's stop wasting money. Always remember, every peso count. Thank you very much for tuning in. I hope that you like this video. If you do like this video, please like this video. Also, share this video with other people, lalo na yung mga tao na hirapan po sa pagbabayad na kanilang utang. This is Chinky Tan saying, to every problem, there's always a solution. If you're not part of the solution, you're part of the problem. Always check positive. Get a chance to win one of 125 celebration packages and create lifetime memories with your Kaakbay sa Buhay. Email phil-marketing@sunlife.com with the subject 125th Celebration Promo to know more about the promo. Thank you for watching. If you want to keep on growing and to stay inspired, subscribe and hit the bell button to get notified. Always think positive.